Good day everyone. Ito, biyahe na po kami. Way po ito ng Espanya. Then dadaan po kami ng Quezon City. And then Commonwealth, Fairview. Medyo mahaba-habang biyahe. Thanks God at natapos din po kami ng maayos sa immigration. Then napunta po kami doon para po sa extension ng visa. And then dual din po ng aming relative. Medyo may mga kailangan pa po kaming i-provide ng mga favors, kaya babalik pa rin po kami doon para po ipasa po yung mga kailangan po na mga favors ng aming relative na kailangan namin i-provide. Kaya eto, medyo pagod, at dahil galing rin po kami ng Quiapo, nagsimba rin po kami doon, at saka dumaan din po kami ng Binondo dun sa Umping, sa Chinatown, naglibot-libot hanggat may time. Then napagod din po kami maglakad, kaya eto, sabi ko uwi na kami kasi nag-off lang po sa trabaho para po masikaso po yung extension ng visa ng aming relative. Kaya kahit papano, sa haba ng biyahe pa namin, nakakapagpahinga pa po kami dito. Yan po, medyo mabilis-bilis naman po yung biyahe. Pero pagdating po niya ng Quezon City saka Fairview, malamang traffic. And then dyan sa Commonwealth din. Pero at least kahit na mahaba po yung biyahe namin bago kami makauwi, medyo relax naman kasi tuloy-tuloy po yung biyahe. At nagpapasalamat din po kami kasi kahit papano, nagkaroon din po kami ng time na makapag-visit sa church. Ayun, nakapagsimba po kami sa Quiapo at nagpasalamat sa lahat ng biyaya at kaligtasan na binibigay niya sa amin, sa aming buong pamilya, na wala pong nagkasakit. Kaya po, napaka-bless po namin dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyari ngayon, na almost 2 years na nagkaroon tayo ng, at patuloy tayo na may pandemya na nararanasan. Pero, go-go lang, tuloy pa rin ng buhay. Din tuloy pa rin sa pagtatrabaho, at sana matapos na yung pandemya na to, kasi para bumalik na sa normal yung lahat at makapagtrabaho na ng maayos. Then yung mga family, magkaroon na rin ng quality time na mabanding nila sa labas yung kanilang family, kasi medyo limitado pa rin po yung mga paglabas, lalo na po sa mga bata na hindi pa vaccine. Din gaya ko, na kami lang po yung mga adults ang vaccine, kasi hindi po ako nag-desisyon na ipa-vaccine po yung mga bata, kasi medyo parang alanganin po, baka po hindi po nila makayanan yung side effect. Kaya yun, hindi muna po sila nakakalabas, kaya kami muna po. Then, need ko rin po kasi yung vaccine para po sa trabaho. Dahil, hindi ka rin po makakapasok sa mga opisina ng government at sa kahit anong mga meeting place ng mga client. Hindi rin po pwedeng magkaroon ka ng contact na wala kang vaccine. Kasi mahirap po yun, hinahanapan ka rin po kung fully vaccine ka. Then, yun nga po, medyo malungkot lang kasi eto, patuloy pa rin yung virus, nandyan pa rin yung Omicron, kaya kailangan doble ingat pa rin, yung protection, yung pagsusot ng mask, huwag natin kakalimutan, continuous pa rin tayo na maging maingat sa sarili, kasi talagang sa ngayon, hindi natin alam kung sino yung mga pwedeng mahawa o makahawa. Pero
Siyempre, tuloy lang ang buhay, kailangan magtrabaho at kailangan kumayod para sa pamilya. At saka, alam naman natin na ang mga Pilipino, maano yan eh, malakas ang pangangatawan. At kahit anong sakuna pa yan, ano pang virus yan, kakayanin yan na labanan. Kasi kung magpapatalo ka at magpapadala ka dyan, hindi mabubuhay yung pamilya, di ba? Kaya ito, patuloy lang yung mga kapwa natin Pilipino na ano na nagtatrabaho at lumalabas kahit na yung iba hindi pa fully vaccine. Pero kailangan talaga nila magtrabaho eh. Kasi hindi naman pwedeng iasa natin sa gobyerno yung pangangailangan ng ating pamilya. Tayo ang higit na nakakaalam kung meron pa ba tayo o wala, di ba? Kasi lalo na kung nagkasakit yung pamilya natin, hindi natin alam kung saan natin kukunin yung pang-hospital, pang-paggamot sa kanila. Kaya dapat talaga yung ano, manatili pa rin yung ano, pag-iingat sa sarili at sa buong pamilya, at lalo-lalo na sa mga bata. Kailangan na ingatan sila na huwag mahawa ng anumang sakit, kasi mahirap na eh. Lalo na kung sapat lang yung kinikita ng bawat isang tao na may obligasyon sa pamilya, di ba? Nahirap po kasing yung kumita ka ng sapat lang, tapos magkakasakit ka pa. Kasi hindi na sapat yung minimum rate ngayon ng ano na pasahod ng mga kumpanya or government. Nandito na pala kami sa Quezon City Circle, tapat ng Quezon City Hall. Ayan, kita na yung volume ng dami ng sasakyan. Kaya matatraffic na yan. Pero okay lang. Eto, relax naman dito sa sasakyan. Kaya eto, kwento-kwento lang po muna ako sa inyo. Pasensya na po sa mga sinasabi ko. Kasi yun po talaga yung ano eh, yung nangyayari ngayon dito sa atin sa Pilipinas, na hindi na talaga sumasapat yung minimum rate ng bawat tao, bawat pamilya. Saka hindi naman kasi lahat ano minimum yung binibigay. Kaya yung iba nagdodoble kayod, nagbabuy and sell, kung ano-anong racket yung ginagawa nila para lang matugunan yung mga pangangailangan ng pamilya. Kailangan ano eh, doble kayod talaga. Kailangan ano, nag-iisip ka ng mga alternative pa na income. Dahil kung aasahan mo lang yung salary mo, yung sahod mo, hindi na talaga sasapat yun eh. Sa mahal ng bilihin ngayon, grabe. Sa lalo na kung yung isang pamilya nangungupahan lang, tapos magbabayad pa ng kuryente, tubig, bibili pa ng gas, kulang talaga. Kaya yung iba nababaon din sa utang, hindi pa man dumarating yung sahod nila, wala na, pambayad na ng utang. Sana nga ano eh, tumaas na yung minimum rate ngayon dito para at least kahit papano malaking tulong yun na makaluwag-luwag yung mga Pilipino. Kasi ngayon talaga ano, wala na. Kahit karne, gusto yung mong ipakain sa pamilya mo araw-araw. Nagagawa na magtipid ng iba dahil nga hindi na kaya. Gulay na matataas na rin. Lalo na ngayon, yung ano, yung M-gas, yung gasolina, lahat ng pangailangan ng isang pamilya, lahat ngayon kulang na yung kinikita sa mga bilihin pa lang. Hindi na talaga sapat yung minimum talaga. Pasensya na guys sa haba ng kwento ko. Wala lang kasi tignan nyo nga po, in-speed ko na nga yan eh. Kasi talagang ang haba ng biyahe namin,
ito kwento-kwento lang po. Kung ano lang naman po yung talagang totoong nangyayari, diba? Lalo na pag dito ka nakatira sa Metro Manila, ramdam mo yung ano eh, yung taas ng bilihin. Talagang yung 1,000 mo, pag binili mo, masasabi mo na barya na lang, konti na lang matitira. Pero ganun talaga, hindi talaga natin may iwasan na ano, na maramdaman yung ano, yung kakapusan na dahil nasa mahal ng bilihin, dahil sa mga hindi may iwasan na pagtaas ng mga produkto. Kasi minsan, di ba po, binabagyo yung mga ano, yung mga inaangkatan natin na mga gulay sa mga ibang province bago dumating dito. Siyempre, sa ano pa lang, mga toll gate pa lang, sa pagdadaanan pa lang nila, mataas na eh. Kaya kawawa yung mga taga NCR or yung dito sa Metro Manila. Kasi pag bumagsak na yung mga produkto dito sa atin, dito sa Metro Manila, talagang salon-salon natin yung ano eh, yung taas ng presyo ng bilihin. Hindi talaga natin ano, maiwasan na ano, mapahay ka na lang sa mahal ng presyo. Pero syempre kahit mahal, bibilin mo pa rin, di ba? Dahil yun yung ano eh, yun yung araw-araw na kailangan natin i-provide na pagkain sa ating pamilya. Kaya kahit papaano, bless pa rin yung mga nakakaangat na gaya ko o gaya ng iba na medyo masasabi natin na hindi pa tayo ganun kahirap na ma-provide pa natin yung mga gusto nating ipakain o bilhin para sa pamilya natin. Ang medyo alanganin lang yung mga medyo sapat lang talaga yung kita nila or kapos. Talagang mararamdaman nila na ano eh, yung higpit at yung pagtitiis na kung ano lang yung kaya ng pera nila. Minsan hindi na talaga aabot. Kaya minsan talaga ano na, sobrang tipid na yung ginagawa nila. Pero ganun pa man, ano, alam natin na yung kapwa natin Pilipino, ano yan, kalaban yan. Kahit na nahihirapan na, gagawa at gagawa ng paraan yan para may maibigay, may mailatag sa pamilya nila na masasarap na pagkain. Yun naman yung kagandahan ng ugali ng Pilipino. Kasi kahit nahihirapan, go lang ng go. Kahit nahihirapan, pagdating sa pamilya, gagawa at gagawa ng paraan para mapasaya at mapakain nila ng gusto, yung kung ano yung gusto nilang ibigay. Ang dami na ng kwento ko, pasensya na. Kasi ano eh, ayan, volume na yung sasakyan. Grabe, dito yan sa ano, way na puta ng Commonwealth. Kaya eto, salamat sa pakikinig. Kasi wala, kwento-kwento lang po. Pero yun po talaga yung totoo na nangyayari ngayon sa buhay natin, di ba? Kahit na yung may kaya na sa buhay, sinasabi nila na ano, na sobra na ang mamahal ng lahat. Pero wala tayong magagawa, ganun po talaga eh. Kung di naman natin ano, pagsisikapan pa na gumawa ng paraan para sa mga pangangailangan natin, wala mangyayari, di ba? Kaya tuloy lang, laban. Kaya yan, Pilipino pa madiskarte, Pilipino pa matyaga, Pilipino pa sobrang ano yan, hands on yan sa pagdating sa pamilya. Kahit na nahihirapan, gagawa't gagawa tayo ng paraan
para sa pamilya natin. Kaya ako naman din pong sasabi itong mga to kasi ako, isa ako sa mga ramdam ko yan eh. Dahil bilang isang single parents or solo parents na may tatlong anak, although na malalaki na po sila, pero continuous ka pa rin eh, na kailangan mong kumita, kailangan mong ipagpatuloy na lumaban sa buhay para sa kanila. Then, kasi habang lumalaki yung mga anak na, lumalaki rin yung pangangailangan nila. Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa damit, sa lahat ng bagay na kailangan nila, nahihilingin nila sa'yo. Siyempre, yung pagkain at yung pag-aaral, lahat yan eh, sama-sama na yan. Kaya, bilang ano, bilang ikaw yung nagtataguyod at naghahanap buhay para sa anak mo at nagpapalaki, kailangan ano, maging matatag ka. Kailangan maging masikap ka. Then, kailangan sa lahat ng pagsisikap mo, sa lahat ng ginagawa mo, isasama mo si Lord. I-frame mo na i-guide ka niya, i-frame mo na i-bless ka niya, na lahat ng trabahong pinapasok mo or mga transaction na pinapasok ng bawat isa sa atin, na kung ano man yung pinagkakitaan natin, na i-bless tayo, na ibigay sa atin. Kasi lahat yan, kailangan ano eh, isusurrender mo kay Lord. Ihingin mo yung guidance niya. Ihingin mo yung ano, yung kanyang pagpapala na ibigay yung ano, yung trabaho na maayos. At then, lahat naman yun eh, para sa pamilya mo, diba? Para sa pamilya natin. Kaya, dapat kung ano man yung mga biyayang natatanggap natin, huwag natin kalimutan magpasalamat. Huwag natin kalimutan na tumulong kung may mga taong na nangangailangan na lumapit sa atin o sa kung kanino man, na alam naman natin na nakakaluwag tayo. Huwag tayong magdalawang isip na magbigay ng tulong kahit maliit lang. Natulong, malaking bagay na po yun na makatulong tayo sa mga tao. Pwede natin matulungan na lumalapit sa atin. Kung nakakaluwag naman po tayo, diba? Sabi nga nila, binibigyan ka ng biyaya ni Lord. Pero ititest ka rin ni Lord kung paano ka rin tutulong sa kapwa mo. Kaya dapat, hindi dahil may gantong pandemya, hindi mo na magagawang tumulong sa kapwa. Kahit maliit lang yan, as long na tao sa puso mo yung pagtulong mo sa taong lumalapit sa iyo. Isa na yan sa ano, ikalulugod at ikasasaya ng ating Panginoon na nag-share tayo ng ating blessing. Kahit sa maliit na paraan lang o kahit maliit na bagay lang, share the blessing, ikalulugod yan ng ating Panginoon. Thank you so much for watching. God bless everyone.